Russia at Amerika, naghaharap sa may Sea of Japan. Amerika binaliwala umano ang radio challenge ng Russia. Ang Russia at Amerika ay mahigpit na magkaribal, lalo na sa usaping militar. Ang Amerika ay isang bansang tinuturing na mayroong navy na pinakamalakas sa buong mundo, kahit pa ang China ang mayroong pinakamaraming barkong pandigma. Ang Russia naman ay hindi magpapahuli dahil sila sa ngayon ang kinakatakutan pagdating sa mga modernong missiles. Sa lawak ng karagatan ay hindi inaasahan na magkakaroon ng gitgitan ang US Navy warship at ang Russian warship sa karagatan ng Japan. Ang Russia at China ay nagsagawa ng joint military drill sa karagatan ng Japan. Ang US Navy naman ay nagpapatrol sa naturang dagat dahil ito ay isang day-to-day operation na nakatalaga sa barko. Ayon sa Russia, ang US Navy ay sinubukang pumasok sa territorial waters ng Russia kaya't sinita nila ito. Ang Russia ay ilang beses na naka-encounter ng mga warship ng US at Western Allies nito na tinuturing na napakapanganib na encounter dahil kakaunti na lang ay sisiklab na ang bakbakan. Mula sa report, nagpalabas ang Russian Defense Ministry ng video footage na kung saan ang USS Chaffee ay lumapit sa anti-submarine vessel ng Russia na Admiral Tributz. Agad naman ni radyohan at winarningan ang US destroyer dahil sa mga artillery fire ng China at Russia dahil sa mga military drills na ginagawa nila sa naturang dagat. Ang Russian vessels ay nilapitan kaagad ang US warship matapos daw na hindi sumunod sa mga warning ng Russia. Pero ayon sa US Indo-Pacific Command na ang USS Chaffee ay nagsagawa lang ng routine operation sa international waters at ang Russian destroyers ang lumapit sa kanila ng mga 65 yards na lang ang pagitan sa kanilang barko. Ang pinalabas daw na notice ng Russia upang hindi pumasok sa dagat dahil sa mga joint military exercise ay hindi pa epektibo nang ma-encounter ng US Navy ang warship ng Russia. Sinabi rin ng Indo-Pacific Command na ang lahat ng operasyon nila ay nakasunod sa international law at custom. Ang Russia, US at allies nito ay nagpapalitan ng mga akusasyon ukol sa mapanganib at provocative na aksyon sa karagatan at himpapawid. Ang gitgitan ng mga bansang ito ay dahil sa ang Russia ay ginawang annex ang Crimea at pinaghihinalaan na ang Russia ay nakialam sa eleksyon doon pati na ang hacking attacks at iba pang intensyon sa lugar. Noong June ng kasalukuyang taon ay isang mapanganib na harapan ang nangyari sa Russian warship at British destroyer sa Black Sea. Ayon sa Russia na isa sa mga warship nila ay nagpaputok ng warning shots at ang isang warplane ay naglaglag ng bomba sa daanan ng British warship upang paalisin ito sa Black Sea. Bagay naman na pinabulaanan ng UK, wala daw nagpaputok na warship at dumaan lang daw ang UK warship sa Ukrainian waters. Ang insidente noong June ay ang unang paggamit ng Russia ng live ammunition
upang mapaalis ang NATO warship mula noong Cold War. Isa itong malaking indikasyon na handa ang Russia kung magkakaroon ng military conflict laban sa NATO forces. Pagkatapos ng paghaharap ng Russian warship at British warship, ay nagbabala ang Moscow na handa itong i-target ang pagpasok ng mga barkong pandigma kung hindi nila pinakinggan ang mga babala mula sa Russia. Nagpahayag naman ang Russian president na ang insidenteng iyon sa pagitan ng British Navy at Russian Navy ay hindi magsisimula ng isang digmaang pandaigdig kahit pa pinalubog ng Russia ang warship ng UK dahil alam daw ng Western nations na hindi sila mananalo laban sa Russia. Ilang mga naval encounters pa ang naganap mga kalakbay sa pagitan ng NATO allies, US at Russia. Noong October ng nakaraang taon ay sinabi ng Russia na ang British destroyer ay pinasok ang Russian waters. Pati rin ang US ay nilabag umano ang border ng Russia sa Sea of Japan. Pero para sa US at UK na ang pagdaan nila sa karagatang iyon ay isang innocent passage